Hello, good morning. So for this vlog, I'm going to share you yung experience ko, yung daang tinatahan na papunta sa aking station. Ngayon ay nandito kami sa Dalampasigan, naglalakad. Say hi to my vlog. Nakikita niyo po yung bangkang yun. Doon po kami sasakay papunta sa Mandaon. So ito nga po kami at lumulusong sa tubig sapagkat masyadong malayo ang bangka. At nandito na nga po ako ay kasalukuyang umaakit na sa bangka. So sasakay po kami ng bangka at babiyahe ng higit 30 minutes sa laot patungo sa bayan ng Mandaon. So may mga time na tuloy-tuloy yung biyahe ng bangka, ngunit minsan ay meron dinadaanan din mga pasahero na mga sasakay papunta sa bayan ng Mandaon kaya't naantala din paminsan yung aming biyahe. Ayan, so umandar na nga po yung bangka. Kami po ay babiyahe na papuntang Mandaon. Sana tuloy-tuloy yung biyahe at hindi malakas yung alon para hindi kami malait. Yung mahirap lang minsan dito sa amin, sa lalo na sa tumatawid pa ng dagat, ay kung habagat season, sapagkat kinakailangang dahan-dahan lang yung pagpapandar at mahina lang yung takbo ng bangka para hindi gaanong pumasok yung tubig. So, hindi naman kasi kalakihan yung mga bangka dito. At syempre may mga pasahero rin na kinakailangan isaalang-alang. Kung kaya dapat dahan-dahan lang yung pagpapatakbo ng mga bangka. Kung medyo maganda naman yung panahon, nasa 25 to 30 minutes lamang yung biyahe. Ngunit kung masungit ang panahon at malalaki yung alon, aabot ng 45 minutes hanggang 50 minutes ang biyahe. Ito po yung dinadanas ko sa kada Lunes ng umaga para makapunta sa aking station. So medyo mahirap din kasi masyadong maaga pang gising at babiyahe pa. Swerte na kung maganda yung panahon at hindi maalon, sapagkat mas tiyak kong safe yung aking biyahe. Ngunit pasensya kapag medyo maalon kasi kinakailangan din magsakripisyo. So higit 3 taon ko rin itong titiisin kasi medyo malayo naman talaga yung aking assignment school. At thank you Lord, so nakarating nga kami, ito nadadaang na kami sa may bayan ng Mandaon. So hindi pa dito nagtatapos sapagkat hahanap ulit ng masasakyan patungo sa school. 18 kilometers pa na land travel at walang ibang choice kundi ang sumakay ng single na motor o yung tinatawag na habal-habal para makapunta sa aking station. At nagsisibabaan na nga ang mga pasahero ng bangka at ako ay mag-aayos muna ng mga dadalhin kasi hindi lang yung sarili ko, marami rin akong bags. Alam nyo na yung teacher, mga instructional materials, mga aklat. So bit-bit yan papunta sa bahay at pabalik ulit sa station. So ang hirap talaga. So nandito na nga tayo sa Mandaon. So bababa na kami ng bangka. Nagaantay ng masasakyan. Higit 30 minutes din yung biyahe. So malamit sila. Ladies and gentlemen, the arrival of Habal-Habal. Nandito na yung aming sasakyan. So, siya po ang kuya ko. Sarang ang sasakyan. So, sinagalagay. Atin.
So here we go. Ayan, swerte na namin kung hindi maputik kasi mukhang ang sungit ng panahon ngayon. So kasama ko yung aking kapatid na babae. Siya po ay doon din nag-aaral para may kasama ko. Nasa poblasyon Mandaan pa lang po kami. Ngunit pwede rin namang maglang travel kami mula sa bahay. Masyadong malayo nga lang yung daanan kasi kailangan pang libutin yung ilang barangay para matuntun ang crossing papunta sa aking station. So para sa mabilis na biyahe, mas madali kapag tumawid kami ng dagat. Sa kaso naming mga teacher, wala kami magagawa, kinakailangan muna namin magtiis ng higit 3 taon bago kami makalipat sa ibang station kung saan swerte na kung mas medyo malapit sa bahay o dapat sa localities. Although nasa isang bayan lang kami, ngunit nasa magkabilang dulo ng bayan ng Mandaon, so yung risk sa biyahe ay nandiyan at hindi rin ma-assure yung safety kasi nga kahit anong ingat pa natin kung yung mga kasalubong natin ay hindi nag-iingat. So ngayon po ay papasok na kami sa crossing. So 13 kilometers po ito papasok at yung kalsada ay hindi gaano kagandahan dahil nga niluma na ng panahon, ilang administration na rin yung tumaan at hindi na muling naayos ang aming kalsada. So tiis-tiis rin kasi medyo nasa pinakasulok kami na bahagi. So ayan, puro maya-maya ay wala na kayong makikita ang madadaan ng mga bahay o kabahayan. So 13 kilometers po ito papasok ano, at swerte na kung hindi masisiraan sa kalagitnaan ng biyahe sapagkat wala kang mahihinga ng tulong, maliwan na lang kung meron kang makakasalubong na palabas mula sa barangay ng Bugtong. Bibihira din yung mga sasakyan dito, so karamihan ng mga sasakyan ay single na motor at yung mga habal-habal dahil nga ay masyadong makipot ang daan. Dito po papasok sa Bugtong ay ganito pa yung daan namin, medyo ano pa siya, konkreto, ngunit meron ng mga bitak-bitak sa gitna at mamaya ng konti ay putol na po yung kalsada at rough road na po ito papasok. So masyadong mahirap kapag ka umuulan. At dahil wala rin naman kami magagawa, so i-enjoy na lang yung biyahe ano. Sa mga nagtatanong, baka iniisip ninyo magbakasyon dito sa amin, wala pong signal dito. Ayan, kung nakita nyo yung mga batang naglalakad palabas, doon yung sila nag-aaral sa labas pa, yung mga elementary student, wala pong signal at so hindi kagaya ng inaasahan, as in zero connectivity, wala pong internet, wala pong signal na cellphone, hindi po makaka-receive ng text. At maliban sa mga baka, kambing, kalabaw at mga kabayo ay mga ibon lamang at kabundukan ang inyong makikita sa ating pagpasok sa barangay ng Bugtong. So sa mga gustong makaranas ng ganito at simpleng pamumuhay ng mga hayop lamang ang kasama sa bukid, dumalo po kayo dito sa aming station, sa aking station sa barangay ng Bugtong. Ito na po, sa bandang ito ay putol na yung kalsada. Ayan, so bako-bako na po ito hanggang makarating sa station. Ayan po, so sobrang hirap kapag naulan, so tiis-tiis yun kahit masakit sa puwet, walang magagawa.
So tiis-tiis din pag may time, enjoy na lang. Pag malaglag sa biyahe, nako. So dapat magaling yung mga nagda-drive at maingat sa pag-drive sapagkat napaka-delikado po ng daanan at mayroong mga bangin, may mga bahagi ng kalsada na malalim kapag aksidenteng malaglag yung motor. So sana naman hindi mangyari, ano. So, nandito po kami, yan ang aking kapatid. Yan ito po yung daan namin papasok. Maganda po ngayon kasi hindi gaanong naulan. Ngayon mamaya ipapakita ko sa inyo yung video kung maulan at maputik yung daan dito sa amin. So ito po yung dinanas namin ng nakaraan. So kinakailangan namin bumaba at maglakad sapagkat nai-slide po yung motor sa sobrang dulas ng kalsada at maputik masyado, delikado. At ngayon ay nasa tuktok na nga kami, nasa parting ng pinakamataas na bundok at maya maya ay bababa na kami ng Barangay Bugtong at magsisimula na yung kalbaryo. Actually hindi lang po ako yung guro na nagbabiyahe o bumabiyahe kada Lunes ng umaga. So bali dito po kaming teacher na hindi po taga dito at tinitiis yung ganitong biyahe sa bawat pag-uwi at pagbalik namin sa school. So minsan ay masungit yung panahon, medyo mahirap sa amin ang pumunta sa school, medyo mahirap yung biyahe, pero wala kami magagawa. Kinakailangan namin tiisin hanggang sa makarating ng school at makapagturo dahil nga sa tawag din ng trabaho. So parte na ito ng profession namin siguro, kung kaya nagpapasalamat na lang kami at safe ang bawat isa sa amin sa kada pag-uwi. Minsan nga lang ay nagkakaroon ng mga aberya sa daan, nasisiraan o na-flat yung kayto ng motor at nai-slide sa daan. So tiis-tiis din minsan ay dumarating din sa punto na nakaharang yung mga daan-daang baka sa daanan kasi nga ay pastuhan yung daanan dito. So mga napalibutan ito ng pastuhan ng mga baka. So ang hirap. Few moments later. At ngayon nga nandito na ako. So umabot ako before 7. Nakapag-login na rin at biometrics, nandito na ako sa school. Welcome to Bugtong National High School. Ngayon po ay naglalakad tayo papunta sa aking classroom at dito po ako nagtuturo sa dito po ako nananatili sa loob ng isang linggo sa classroom na ito. Ito po ay bahagi na ng aking buhay. At kung mapapansin nyo po ay medyo may kalumaan na rin yung building na ito. Ngunit kinakailangan lang nating mag-tiis-tiis muna. At ako nga pala ay advisor ng grade 10 Odysseus. At nagtuturo ako sa baitang 7, 9 at 10. Nagtuturo ako ng subject na edukasyon sa pagpapakatao, mape at araling panlipunan. Ito po yung aking table. Pasensya na, medyo magulo. Ito po yung table ko. Ayan, maupo na tayo. Salamat po sa pagsama sa akin at welcome sa aking munting tahanan. Maraming salamat. Get your hands in the air.
get your hands in the-